Hey, good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,423 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Malapit na tayo sa 9,000 mark. And of course, this is not impossible with all your help. I'm very forever grateful. I love you all. Mahal na mahal ko po kayo. God bless you all. Mag-iingat po tayong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yun dyan sa Maynila, no? Si Yorme Isko Moreno at Mayora Hani Lacuna Pangan ay talagang tila bagang nagsisikuhan na, no? Talagang, ay nako, grabe, umiinit na talaga ang politika sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa but specifically diyan sa Maynila. Kapansin-pansin na mga talagang tilabagang nagtitirahan na, no? Hindi lang si Yorme Isko Moreno at saka si Mayora Hani Lacuna Pangan, kundi talaga yung bawat kampo ng magkatunggaling politiko, no? Yung kampo ni na Mayor Mayora Hani Lacuna Pangan at si Yorme Isko Moreno, no? Hindi lang sa personal, hindi lang sa mga speeches nila, makapatir na rin sa maging sa social media, no? Talagang naging exciting ang politika diyan sa Maynila, no? Walang puknat naman ang pag-iikot ni Yorme Isko Moreno, samantalang panay naman banat sa kanya sa social media na sa tingin ng mga kasama, no? Kasama ni Yorme Isko Moreno ay galing sa kampo ni Mayora Hani Lacuna Pangan, no? Kung sa bagay, ano pa ba ang bago diyan, 'di ba? Kahit naman hindi diyan sa Maynila, sa bawat sulok ng bansa, pag politika ang pinag-uusapan, ganyan naman, no? Minsan nga nagkakapikunan pa at dahil sa pagkapikunan ay talagang buhay ang tinataya. Okay? Si Yorme Isko ay nasa District 1 kamakailan lang kung saan inanunsyo niya na si Ali Atienza ang kanyang makakatambal na sa kanyang pagbabalik sa trono ng Maynila, no? Wow! Grabe na to, ha? Talagang dalawang pamilya, malaking pamilya dyan sa Maynila, ay nagsanib puwersa upang talunin, tambakan si Mayora Hani Lacuna Pangan. Nagbubuo din si Isko, si Yorme Isko Moreno, ng kanyang ticket at marami naman ang nag-a-apply bunga sa malaki ang paniniwala ng mga politiko dyan sa Maynila na kakain ng alikabok, no? Si Hani Lacuna Pangan sa darating na 2025 midterm elections. Naku po, kanya-kanyang diskarte lang yan, mga friends. Nagbukas din si Isko, no? Si Yorme Isko Moreno ng kanyang social media, no? Sa pinamagatang Isko sa Sais, kung saan ibinabalandra niya, no? Ang kanyang mga plano para sa mga edukasyon sa Maynila, no? Siyempre, ang tatamasa niyan, grasa ay mga teacher, gets nyo na? No? Maglalaan si Isko ng 5 million pesos para sa training ng mga teachers. 500 pesos allowance per month at 3,000 naman para sa mga retired teachers at principals. Nako po, galing, no? Ewan ko lang kung monthly ito para sa mga retirado. Ay, tingnan natin kung may pera pa ang Maynila. Sabi ni Mayora, no? Nagbayad siya ng kautangan ni Isko Moreno, no? Yorme Isko Moreno. I do not know if that is true. Magkakaroon ng free annual medical checkup for public school teachers at ayan na po yan, ha? Talaga naman libre yung ano nila, yung annual medical checkup nila at 11,000 laptops. Ay, maganda with pocket wifi para naman sa mga online classes. May nag-o-online pa ba? Abay, maganda itong plano ni Isko para Yorme Isko Moreno para sa mga teachers, no? Si Mayora kaya anong plano, no, para sa Maynila, no? Ah, napakadumi eh. Pero anyhow, kanya-kanyang diskarte lang 'yan. May nag-post naman, no, sa social media kung saan nagtatanong kunyari mga Manileño kung magbebenta ba ng ari-arian ng Maynila sina Isko at Lacuna Pangan at isa pang politiko. At sagot ni Isko ay yes. Baka joke-joke lang 'yon, ha. At kay Lacuna Pangan ay maybe, samantalang isang politiko ay wag na nating isama. Ay nako, talagang ginagamit ang bawat politiko ang kanilang mga armas, no, para naman sila ay tawag dito, para sila naman ay
talaga namang bibira na, no, sa 2025. Siyempre, pinapatamaan ng tanong ay si Yorme Isko Moreno dahil sa questionable na pagbenta niya ng palengke sa Divisoria. Hindi ko nga alam kung totoo ito eh, no? Kung saan maraming tindera ang nawalan ng trabaho. Ay, nako, may post din na iniwan sa ere ni Isko sina ex-mayors Alfredo Lim, Lito Atienza at Erap Estrada. Tama, tama din po yun, no? Pero in a way, baka may mga rason din naman, no? Ay, hindi po natin alam. Tanungin mismo natin si Yorme Isko Moreno, no? Sana naman po ma-interview natin si Yorme Isko Moreno pagdating ng in the next few weeks, in the next few months. Okay, sana naman po may nakakapakinig sa mga followers, supporters ni Yorme Isko Moreno at ma-interview natin siya, no? Si Mayora Lacuna Pangan naman ay nagsimula na ding mag-house cleaning ng mga tinatawag na Isko loyalist sa City Hall. Kasi po dahil, dati po kasi magkakampi ang dalawang yan, no? Siguro, isa sa mga gusto ni Isko Moreno nung ano, binigay niya yung posisyon sa kanya at binoto naman siya ng mga taga Maynila na ay baka yung mga tao niya ay talagang nandun pa rin naman, no? Ang maunang tinamaan ay ang hepe ng Manila Traffic, no, and Parking Bureau at yung DPS, ano ba yung DPS, na sagradong bata ni Yorme Isko Moreno. May iba pang mga empleyado na inilipat ng departamento kasi hindi sila masibak dahil civil service eligible sila, no? Patay na. Ang nisibak na sa weather na issue ay mga job orders na karamihan ay mga 15-30 lang. Nako po. Wala namang personala sa labanan nila Hani Lacuna Pangan. At the end of the day, pag ito ay natalo si Hani Lacuna Pangan as mayor o kaya naman si Yorme Isko Moreno, eh at the end of the day magkakaibigan pa rin yan later on, no? Subalit tinitiyak ng mga tao natin, no, na magkakaroon yan, no, wait lang. Kinaugalian na kasi ng mga politiko na magsiraan habang papalapit ang elections. Ano pa nga ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay nako. Talagang ganyan lang talaga ang buhay, no? No? Ayan. Ganyan lang po talaga ang buhay. Bakit po ano? Yan. Okay. Okay, kung sino po bang manok niyo diyan, no? Si Yorme Isko Moreno na maraming nagawa at o kaya di naman si Mayora Hani Lacuna. O doktora po 'yan, ha, doktora, no? Ay mga nagsasabing ano po, optometrist, hindi po, dermatologist po 'yan si Mayora Doktora Hani Lacuna Pangan. Okay, sino po ba ang gusto nyo? Kasi ako, nasaksihan ko din po mga pagbabago ng Maynila sa panahon ni Yorme Isko Moreno, no? In comparison kay Doktora Mayora Hani Lacuna Pangan. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman upang we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.